salita. Anyway, Jonas Sultan, world title. World title nga ba? Pwede nga bang world title? Sa inyo, sa tingin nyo, kakatalo lang ni Jonas Sultan, di ba? Tapos, world title uli. Come on. Pwede ba talaga yan? Siguro, tanongin ko po yung mga ano, yung mga tao dito sa comment section. What do you think? Jonas Sultan recently got defeated via decision against Paul Butler where he came in as a replacement. Nako, baka sabi, masaya na naman ako dito. Shoutout po sa lahat ng mga bashers ko. Sabi ni Pitbull sa akin, Pitbull tuloy, sabi na, biglang ano, at parang alam mo, parang alam ni Facebook yung nararamdaman mo eh. Bigla na lang nagpa-pop up yung mga quotes na sabi niya, na from what I understand, nilagay ko tuloy sa Instagram ko. By the way, may Instagram tayo, Twitter, Facebook, YouTube, paki-follow na lang po. Pati LinkedIn, meron din tayo. Guys, sagutin niyo muna ha. Kung sa tingin niyo, makakalaban ba talaga si Jonas Sultan sa World Championship? Ano sa tingin niyo, guys? What do you think? Can Jonas Sultan fight for a World Championship next even after getting defeated? What do you think, guys? Let me know, okay? So, ito yung sabi ni Pitbull, sandali ah. Sabi ni Pitbull, no? I love the haters. Love the haters, the bashers, no? They're like the fuel to the fire. So, it depends kasi kung saan magagawa. Parang mamba mentality, no? Use your haters, use your bashers as fuel to your fire, no? So, yun yung pinaka naano ko eh, no? It's okay daw na may nag-uusap ng masama tungkol sa'yo, may naggaganito because that keeps you standing up and that makes you aware of yourself. So, lagi kong sinisingit yan sa mga live ko, no? Parang self-motivation. I really wanted to keep do this on my Powcast Sports project YouTube. But, kailangan natin ng oras masyadong balita sa boxing. Okay, yun na. Magbasa na tayo, ha? Ito na. Hindi. Pwede naman, Sir Pao. Malakas si SG, ha? Pwede yan, world title sa Sultan. Pero malabong manalo kasi di maganda yung skills niya. Graphics, grabe world championship daw, sabi ni SB Boti nga lang, haha. Daming basher ni Gibbons, walang ibang promoter man lang na nagpo-promote sa Pinoy boxers. SG, keep on hustling for our Pinoy boxers. World title daw si Sultan, haha. Replacement nga lang, kaya nga nila binigay na sa rank 50 na si Sultan. Wala siyang kakayahan makapag-well. Hindi naman siya na knockout, talo lang siya. Decision kaya posibleng maniwala. World title daw sa Sultan. Okay, Wilson. Kano-ano mo? Okay, maybe. Okay, Asun. Okay. Yes, sir. Pero baka WBA. The impossible makabalik sa isang team from 3-0 deficit. Panalo na tayo niya, Boston Celtics. Teka, parang final na yata yung score. Off limits. At ano yan? Off limits. Cherry pick mark. Ano ba yan? Wag tayo mag ano, I'm not that kind of vloggers. Hindi tayo nagbabash ng anyone. And siguro kung dati nakikipag-away pa tayo ng paunti-unti. Ngayon talagang we're improving. So ako po nakikiusap po na wag niyo na po ako isama. Marami na akong issue. 116-112 finals na po. 116-112. We're gonna talk about Boston Celtics later. Okay? So ito na. Jonas Sultan. The first question is, ito yung ano, ah. Salamat po sa mga comment nyo. The first thing that everyone should know is that in order for you to fight, again, in order for you to fight for a world championship, you have to be rated. Okay? You have to be rated. Kaya po nakalaban, si Jonas Sultan as a replacement, he is rated by WBO. Okay? He is rated by WBO. Okay. Uulitin ko po. Ito pong aking binabalita ngayon kasi marami na namang makikitid ng utak na sasabihin na bata ako si Jonas Sultan. Wala po akong bata. Lahat po yan ay binabalita natin, susuportahan natin. No? Tandaan niyo po yan, ha? Pero natutuwa naman ako, syempre, sa mga achievement at sa mga magagandang balita. Ito na. Papakita ko sa inyo, ha? So, rated dapat. Rated ba si Jonas Sultan kahit natalo siya? Ano sa tingin nyo? Okay. Ito na. So, this is the rating
of four of the four sanctioning bodies. Let me just show you how it looks like. Teka. Kasha ba siya lahat? Okay. So, sa WBA, siya po ay number 6. Jonas Sultan is number 6 sa WBA. So, going back, without even thinking about it, does he have a chance to fight for the WBA? Again, chance. Will he fight? I do not know. That means number 6, pwede. Okay? Sa IBF, number 12 siya. Pwede ba? Pwede rin. Pero usually, ang binibigyan po niyan is laging ano, yung nasa taas, yung number 1, 2, 3, sila po yung binagbibigyan. Eh, nako, eh, number 4 pa rin siya sa WBO. Ah, parang ako, may naiisip na akong twist na pwedeng mangyari dito. Nako. Nako. Paano kaya ito? Ano, lumilikot na naman yung utak ko, rumors, ano, sabihin na naman sa akin ganito, nagkapakala. Hindi ako magsasalita. But the answer to your question is, as long as he's ranked, pag siya ay nag-offer at nag-promote, ito po kasi yung hindi po naiintindihan minsan ng mga karamihan. Okay? Kunwari po, kayo ay promoter. Usually kasi ang mga promoters may mga hawak po na boxers, right? Tama po ba? Okay. So, alam naman natin na ang promoter ang nagbabayad sa mga boxers. Just a learning po. Para lang meron tayong additional learning din, ano? I will answer to this question later, ha? Thank you. Mamaya, after this one, siguro, we'll talk about that. So, pag ikaw promoter, parang hindi ko makalimutan, Gab Investigate Casimero. Pag-usapan natin yan, may nagtanong kasi, sir, pa ba doon nag-conduct ng Gabi? Connect, paano kung pumalit that? Okay. Kung ikaw ang promoter, magpo-promote ka, usually pinopromote mo yung boxer mo, di ba? And usually, you're the one paying for the events for the boxers. So, it's possible that Sean Gibbons may promote Jonas Sultan and they challenge for the world title. Alam mo yung ginagawa sa mga Pinoy kasi syempre ang hirap mag-promote dito sa Pilipinas, walang kita. Pag may world champion dito, di ba? Usually, dapat world champion, tayo yung dinadayo o yung world champion ang dinadayo. Pero tayo yung dumadayo and then dinadala natin yung belt natin doon at tayo yung lumalaban doon. Kasi gusto nila makuha yung belt ng Filipino champion. Maliwanag po ba na intindihan na ano po? So, yun po yun, no? So, posible siguro mag-promote itong si Sean Gibbons ng world title shot. No, kanino siya magpo-promote? Sinong lalaban sa kanya? Sino Nito? Si Naoya? Si John Real? Or si Paul Butler? That I do not know. But if the sanctioning bodies are concerned, if someone is gonna promote, eh, may pwede. Okay? But hindi natin alam kung mangyayari. But pwede. Yun ang sabi nila, nagagawin nila, yun lang ang ibabalita ko. Okay? Maliwanag? So tingnan lang natin kung kaya. At and totoo rin naman, Sean Gibbons the main man right now bringing Filipino boxing to the world and to the big stage. Although marami naman mga Filipino rin, managers, matchmakers, and other people that's bringing. Pero laging maingay yung mga daladala ni Sean Gibbons. Okay? Question.